Ngayon, hindi ako magsisinungaling, susunod na insekto ay talagang nakakakilabot. Ang botfly ay hindi makamandag na nilalang. Hindi ka nito sasaktan o hindi ka nito lalasunin. Gayunpaman, meron itong napakasamang paraan ng pag-survive sa pamamagitan ng mga yugto ng paglaki nito. At sapat na para maisama ito sa listahan. Ang botfly ay isang parasitic creature, kaya nangangailangan ito ng host para mabuhay. Ang kakaiba rito, hindi katulad ng mga parasite na nangangailangan ng dugo o iba pang bagay para mabuhay. Ang kailangan lang ng botfly ay isang ligtas na lugar kung saan ito maaaring lumaki sa loob mismo ng katawan. Dahil dito, hahanapin nila ang mga nilalang na maaaring paglagyan ng kanilang mga itlog at pagkatapos, hahayaan nilang lumaki ang kanilang mga itlog kasama ang host na kadalasan ay hindi alam kung ano ang nangyayari o kung paano ito aalisin. Ang mga botflies ay maglalagay ng kanilang mga itlog sa mga lugar tulad ng nasal cavities ng baka o usa upang matiyak na makukuha nila ang kanilang mamasa-masa na kapiligiran. Pero paano naman ang mga tao? Ang isang variation ng insektong ito ay ang human botfly at gagamitin nila ang mga lamok para mag-inject ng kanilang mga itlog sa mga tao. Pagkatapos, ang mga itlog ay lalago sa ilalim ng iyong balat hanggang sa sila ay handa ng lumabas. At narito rin ang house centipedes. Ipinakita ko sa inyo ang isang kalahati ng equation ng mga millipede kanina. At narito ang isa pa, kilalanin ang house centipede na isang nilalang na ayaw mong makasalamuha dahil mag-iwan ito ng marka. At makikita mo ang epekto ng markang iyon sa loob ng maraming araw. Ang kanilang kagat ay itinuturing na mapanganib sa tao dahil ito ay sobrang sakit at maaaring magdulot ng matinding pamamaga na maaaring tumagal ng ilang araw. Masama rin, ito ang uri ng nilalang na maaaring sumalakay sa iyong mga bahay. At narito rin ang post caterpillars. Paniwalaan mo ko kapag sinabi kong ayaw mong hawakan ang post caterpillar. Seryoso, huwag mo itong hawakan. Maaring mukhang adorable sila pero isa lamang itong bitag. Isang bitag upang akitin ang mga walang kamalay-malay na tao at mandarigit para sila ay kagatin ng walang awa. Hindi ko ito sinusubrahan dahil ang kagat ng post caterpillar ay sinasabing napakasakit na maaaring mo itong maramdaman ng ilang linggo. Sa kabutihang palad, mapanganib lang sila sa mga tao kapag nahulog sila mula sa mga puno at tumama sa iyo o kapag aksidenteng nahawakan sila. Ang post caterpillar ay kilala rin bilang Southern Flannel Moth Caterpillar. Maliit man ito, pero napakamakamandag. Matatagpon ito sa southern parts ng Estados Unidos, pati na rin sa Central at South America. Kahit na mukhang cute ito, na parang maliit at mabalahibong kuting, ang malambot na mga balahibong nito ay nagtatago ng makamandag na mga tinik na kaya magdulot ng masakit na kagat. Hindi ito ang inaasahan mo, di ba? Sa katunayan, maraming tao ang nangongolekta ng mga higa dahil sa ating kultura kasi minsan sila ay nakakatuwa at gustong panuuri ng mga tao habang nagiging paro-paro. Pero gaya ng iba pang nilalang ng kalikasan, may ilan na mas pinipili ang paraan ng karahasan kaysa tahimik na pagsuko. Ibig sabihin, may ilang higad na hindi mo gugustuhin kuliktahin. Ang saddleback caterpillar ay isa sa kanila. Bakit ba delikado ang higad na ito? Ang mga buhok sa katawan nito ay naglalabas ng laso na kayang patumbahin ang mga predator na magtatangka sa kanya. Sa tao, pwedeng magdulot lang ito ng pangangati ng balat at pagkahilo. Pero kung ikaw ay malas, pwede kang makaranas ng mga seryosong sintomas tulad ng migraines, mga problema sa tiyan, komplikasyon sa hika, anaphylactic shock, pagdurugo at hemorrhage. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga ito ay mga bagay na ayaw mong maranasan, lalo na ang pagdurugo na pwedeng magdulot ng pagkawala ng buhay. Sinasabi nila na kung gusto mong kuliktahin ang higad na ito, ay kailangan mong tanggalin agad ang mga buhok nito para hindi ka malason. At narito rin ang assassin caterpillar. Ang assassin caterpillar ay isang tunay na nilalang at kilala ito na nagdulot ng problema sa ilang tao sa loob ng maraming taon. Ito ang sinasabing pinakamakamandag na higad sa buong mundo at ilang kagat lang nito ay pwedeng magdulot ng pagkawala ng buhay. Sa kabutihang palad, matatagpuan lang ito sa South America, kaya hindi mo na kailangang mag-alala na matatagpuan ito sa paligid mo. Pero sa kasamaang palad, nakumpirma na ito ang dahilan sa pagkawala ng buhay ng 500 katao. Ang higad na ito ay maliit, mga 5 sentimetro lamang ang laki. Pero ang mga tinik sa katawan nito ay kayang tusukin ang iyong balat at mag-inject ng lason. Dahil dito, magdudugo ka ng sobra at pwede itong magdulot ng malalang problema sa iyong mga organs na pwedeng magpatigil sa daloy ng iyong mga dugo. At narito rin ang Kentucky Flat Millipede. Alam kong hindi ito teknikal na insekto, pero kasing creepy din ito ng mga insekto kaya isasama ko na rin.
Ang Kentucky flat millipede ay hindi kasing delikado ng iba pang mga nilalang sa listahang ito. Pero ito ay delikado sa mga paraang hindi mo inaasahan. Kaya kailangan kong bagitin ito. Halimbawa, bilang mekanismo ng depensa, ang Kentucky flat millipede ay naglalabas ng cyanide. Tama, cyanide. Kaya kung hahawakan mo ito sa kahit anong dahilan, ay kailangan mong maghugas ng kamay agad para hindi ka mapahamak ng cyanide. Isa pang dahilan kung bakit dapat bigyan ito ng pansin ay dahil pwede ito maging host ng isang parasite na kumukontrol sa katawan nito. Pwedeng kontrolin ng parasite ang millipede na umakyat sa mataas na lugar kapag malapit na itong mawala ng buhay para sumabog ito at kumalat ang mga alikabok ng parasite sa iba pang mga nilalang. At narito rin ang Deer Tech. Naalala mo nung sinabi ko ang linyang maliit pero mapanganib? Ang Deer Tech o mga garapata sa pangkalahatan ay isang magandang halimbawa ng kasabihang ito na totoo at literal. Kahit na napakaliit ng Deer Tech, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na insekto na maaari mong matagpuan sa kalikasan. Ang ginagawa nito ay palihim na dumikit sa iyo nang hindi mo mapapansin. Hahanapin ang lugar kung saan sila makakasipsip ng dugo mo at pagkatapos ay mananatili ito doon. Kinakagat ka at dinadala ang Lyme disease. Marami pa rito, napakatuso nito dahil may iba pang seryosong sakit na pwede nitong maipasa sa mga tao. Maaring iniisip mo, hindi ko ba mapapansin ang nilalang na ito sa akin? Ang sagot sa kasamang palad ay hindi. Kapag kinagat ka ng garapata, naglalabas ito ng anesthesia kaya hindi ka makakaramdam ng sakit at maaari nitong ipagpatuloy ang ginagawa nang walang masyadong abala. At narito rin ang brown recluse spider. Oo, alam kong hindi insekto ang mga gagamba, pero muling pinagsasama ng mga tao ang mga insekto at arachnids, kaya isasama ko rin ito sa mga listahan. At oo, ang mga gagamba ay kasing creepy ng iba pang mga insekto. Pagdating sa mga gagamba, marami sa kanila ang kayang patumbahin ng mga tao sa isa o dalawang kagat lamang. At ang brown recluse ay isa sa mga gagambang dapat mong bantayan kung nakatira ka sa lugar kung saan sila nakikita. Malawak din ang saklaw nila, kabilang sa tatlong pinakamapanganib na gagamba sa North America. Ano ang dahilan kung bakit sila mapanganib? Meron silang maraming antas ng lason sa kanilang kagat at ang ilan sa mga ito ay napakadelikado na maaaring patumbahin ang ibang nilalang. Hindi ako nagbibiro, ang kagat ay sisira sa iyong tissue at mga selula ng balat na mag-iiwan sa iyo ng malaking sugat. Sa kasamang palad, ang mga tao ay nawawala ng buhay dahil sa kagat ng mga gagambang ito. Pero may constrictor rito. Kadalasan, ang mga may mababang edad na may mahinang immune system ang mga biktima. May kaso pa nga ng isang pamilya na ang kanilang bahay ay infested ng libo-libong brown recluse spider pero hindi sila kinagat. Gayunpaman, huwag mong subukang swertehin. Maliban na lang kung gusto mong maranasan ang kanilang kagat.